Welcome back mga kapadyak at welcome din sa mga bago nating viewers dyan. Ito po ang Part-Time Cyclist, ang channel kung saan makakapanood kayo ng mga bike-related contents. Sa araw na ito mga kapadyak ay papalitan ko na yung spokes and nipples ng aking mountain bike. Kasi for 3 years ay ginagamit ko itong stock na nipples at spokes ng Faxtar 301. At sa loob ng time duration na yun ay isa lang naman yung spoke na naputol. At hanggang ngayon ay intact pa rin naman siya, pero sa ngayon ay meron na mga visible na kalawang. So hindi na yan safe gamitin, lalo na kung sa trails ka nagbabike. So sayang lang kasi hindi ko ito magagawa ng video kasi wala pa akong tools para gawin yung procedure. Kaya maya maya pupunta ako sa bike shop. Kaya sa video ito magbibigay na lang ako ng tip kung paano bumili ng matibay at sulit na spoke, okay? So sa ngayon mga kapadyak, merong dalawang klase ng spokes. Yung J-bend at yung straight pull. Yung J-bend, yung kabilang dulo ng spoke ay merong baluktot. At yung straight pull naman ay tuwid lang na spoke. So yung J-bend, mas common yan sa Philippine market. Mas marami yan. Yung straight pull naman, mangilan-ilan lang siguro. And kasi ano yan eh, bagong labas lang kasi yung ganyang design. So meron ding iba't ibang klase ng material na ginamit sa spokes. Merong stainless, may ordinary lang na metal yung kinakalawang. And pagdating sa nipples, merong aluminum, meron ding ordinary at merong brass nipples. Yung ordinary lang na metal, yun yung pinakamura. And yung aluminum, hindi kinakalawang and magaan, pero hindi siya ganun katibay or hindi siya masyadong matibay mga kapadyak unless na maganda talaga yung ginamit na quality ng aluminum. And of course, yung pinakamahal, yung brass nipples. So, sa brass, ito yung metal na nakikita nyo sa mga gripo. So, yung metal na yun, di talaga yung kinakalawang. And kahit malublob yun sa baha, di yun kakalawangin. And sure ka na matibay talaga kasi hard metal yung brass. So, ano naman ang magandang brand ng spokes and nipples? So, para sa akin mga kapadyak, wala akong preferred na brand as long as sumusunod yung specific brand na yun sa international standards. So, paano mo malalaman na sumusunod sa standards yung specific brand ng spokes and nipples? Simple lang mga kapadyak, kailangan yung hanapin itong ISO. ISO ay abbreviation ng International Organization for Standardization. So, ito yung governing body na nagsiset ng standards para sa lahat ng services at products para lahat ng brands ay sumunod sa tamang quality. So, ito yung nabili kong spokes and nipples, mga kapadyak. Sana all rich. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan yung hanapin ito. ISO. And then, ito yung code para dun sa standard na kailangan sundin nung company. So, itong spokes and nipples na to. So, stainless steel yan. So, stainless steel to at merong brass. So, brass yung kanyang nipples. A few moments later. Ayan, no, okay na ulit yung aking gulong. So, pwede na ulit mag-trails mga kapadyak. So, sana nakatulong sa inyo itong video ito. And kung nagustuhan nyo, please hit the like button, share nyo sa inyo mga kaibigan. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Okay? So, ito po ang Part-Time Cyclist. Go for a ride and explore new paths.